makakabahagi. Okay, salamat at welcome dito sa Binondo. Ito sa John Smith. Yan, napakaganda ng John Smith sa katabi nyo. Maging dagat. So weird. Kapila, ito rin ang dagat. Oh my God! Wow! Sandi tayo sa pila. Yan. Nagbibiro lang ako. John's Bridge ng Binondo. Okay. Ayun, at di tayo namasyal sa kapurasong Lakbay. Lakbay Aran. Okay. At ito, meron ako interview na tao dito. Okay. Oh, salamat. Sir, sir, pwede ba kayo makatanong? Stop! Magtanong, okay. Stop! Sabi ko na stop! Pwede kayo makatanong? Why are you running? Dito sa John's Bridge, okay, samahan nyo ako, okay, at ayan. So, ikot-ikot dito, tapos magtatanong sa mga tao na aking ma-interview, okay? Kung ano yung ginagawa nila sa pangamasyal dito. So, paano, mga kabagi, okay? Moments later, much later, one eternity later. Ulit-ulitin ko pa ba? Sir, excuse me. Sir, pwede ko ba kayo ma-interview? Ay, sige na po. Ano po yun? Nakasama po. Una sa lahat, ako po si Tatay Ace sa Kapirasong Buhay. Opo. Okay. Kamusta naman po etong ano, tanawin dito? Ito po, kahit pa paano nakaka-relax. Lalo na ng trabaho, kapay na dito. Makapasyal na lang dito kahit paano na nangyarap kas ka, no? At least kahit paano nakakita ka ng magandang tanawin. Saka yung lugar kasi medyo nakakatulog, nakakagandit sa pakiramdam. Ano ubang tawag dito sa lugar na to? Sabi nila ano daw to eh. Ito daw yung John's Bridge, ano? Ito yung madalas-masyalan ng maraming tao. No, lalo na ng mga nakarang taon, lalo na bago magpasko kasi namuna yung ganda ng liwanag, no, tsaka yung lugar, malaki pagbabago din itong John's Bridge, ano, naayos. So nagiging pasyalan siya, minsan nagiging ano pa siya, no, ginagamit sa ano, sa mga wedding, pre-nuptial, mga gano'n, ano, kung napapansin nyo, sa ating dumadaan ako dito, napapasyal ako dito. Okay. Salamat, sir. Sir, uli, ano po pangalan ninyo? Ako po si Alfred. Okay. Okay. Sir Alfred, may tanong lang ako. Naniniwala ba kayo sa New Year resolution? Ano, alam ko, napaka-importante yan. At least, bago pumasok ang taon, magkaroon ka ng kaisipan sa gano'n, no? Kung ano man yung pwede mong pagiging sa pamumuhay mo. Yung yung resolution kasi nakakatulong sa'yo kung ano yung pwede mong baguhin, no? Sa pagpasok ng bagong taon. Ako, unang-una, yung ano, yung pandemic, sana kahit paano, no? Sulti, mawala na yan at bumalik na rin tayo sa normal kasi mahirap. Hindi na rin makapag-concentrate sa trabaho, lapas ng bahay kasi yan nakatakot ka dahil sa pandemic. 6.5 hours late. So, sana medyo pumuti na yung kondisyon ng ating ano, ang kalusugan, no, sa ano. So sir, tanong ko lang, ano ba yung New Year resolution mo?
Francis, ma'am, okay lang ba malaman? Sa sarili ko, wala siguro, kailangan kong piliin na yung mga makakasalamuha ko na mga kaibigan, ano? Kasi dati, kung may mga kaibigan na kung malakas uminom, ay alam, hindi na ako iinom, ano? Isa yun, ano? Personal ko naman yun, ano? Tapos, pangalawa, yung sa trabaho, kailangan ko na pumokus talaga nung sa trabaho. Alam ko, dati, medyo struggle ako sa trabaho, ano? Ngayon, kailangan ko na makita yung mga priorities ko na dapat ko muna ako ngayon. Pangatlo, yung sa pamilya, ano? So, yun. Relasyon ko sa mga anak, relasyon ko sa asawa ko, sa pagbubutihin ko ngayon. Siyempre, pangunin, mas palalapitin ko pa yung pagtitiwala ko sa akin. Galang-galang, mataas na. Importante yan. So, tiwala lang talaga sa akin, tiwala si Diyos. Okay, salamat po. Sir Alfred, sa pakikibahagi ninyo sa inyong New Year Resolution, muli, ito po ang kaperasong buhay. Kayo po ang aming iniimbita na magbayanihan. Okay? So, okay, muli sir, salamat. Kaya aking imbitahan na tayo ay mag kaperasong buhay. Magbayanihan. Okay. Okay. Ulit, ready, 1, 2, 3, go. Sir, at muli kaya aking imbitahan na tayo ay mag bayanihan. Bayanihan. Sa kaperasong buhay, okay? Salamat, sir! Sa iyong tabi.